Bagong rookie ng Hinebra na si Paul Garcia, nakikitaan ng potensyal ni Ali Francis Chua na magiging future ng Jeans dahil sa ilang sunod na magandang nilalaro nito sa ilang tune-up game nila. At comeback game ni RHJ dito sa TNT ay na-dominate niya nga agad ang laro. Natawa pa nga siya dahil nagkatotoo nga yung 4-point shot na meron ng PBA ngayon. Yan ang topic natin sa video na ito, mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Patuloy pa din nga ang pag-practice ng Hinebra dahil almost 2 weeks na lang sila nung nakumpleto ang lineup nila. Dahil tinapos pa nga ni Brownlee ang kanyang stint sa ibang bansa. Naghahabol nga sila sa mga tune-up game yon dahil gusto nga din nila malaman, lalong-lalo na ni Coach Tim, kung ano ang kailangan niya pang improve sa mga players niya. Dahil ilang araw na nga lang ang may magdalaro na nga ulit sila this conference. Halos araw-araw na din pala ang PBA ngayon, mga ka-O-Sports, at Monday na nga lang ang magiging pahinga ng mga teams. Pero yun nga, dahil sa tatlong tune-up game na nilaro ng Hinebra, nakitaan niya ng potensyal ni Al Francis Chua ang rookie nila na si Paul Garcia na parang Scottie Thompson ng laruan. Pero more on offensive nga daw siya at slasher sa loob ng ring. Medyo nag-gets niya na din kasi ang sistema na pinapatakbo ni Coach Tim at parang tumutugma nga ito sa playing style niya at na-involve niya din ang kanyang mga teammates. Nag-good thing para nga sa team. Kaya paalala nga ni Boss Al na dapat mag-focus nga lang ito si Paul Garcia sa pinapayo ng kanyang mga kakampi, lalo na sa mga veterans ha, dahil makakatulong nga ito sa karir niya dito sa Hinebra. Once in a lifetime nga lang na mabigyan ng chance na maglaro dito sa Jeans, kaya sana pagbutihan niya nga daw ito at sana gumanda ang karir niya. Dahil nakikitaan niya nga daw ito ng potensyal, basta maging consistent lang ang laruan niya at hindi nga maka-experience ng malalang injury dito sa stint niya sa Hinebra. Pero yun nga, mga ka-O-Sports, tulad ng sabi ko kanina, sana maganda ang laruin niya agad sa first game nila at mabigyan din siya ng playing time din sana. Kasi kilalang hindi pala gamit ng mga player na rookie itong si Coach Tim unless sobrang ganda nga lang nilalaro niya sa practice game at nagawa niya nga ito sa actual game nila. Doon siguro makukuha niya ang tiwala ng coaching staff at ni Coach Tim. Kapag first game pa lang, maganda na nga agad ang nilaro niya. Sa second topic naman natin, mga ka-O-Sports, ay ang pag-comeback game nga ni RHJ dito sa TNT. Madami nga ang nag-aabang sa paglaro niya ulit sa PBA. Hindi nga siya makapaniwala at natawa na lang siya nung nakita niyang may 4-point line nga sa PBA at tinotoo nga ito ng liga. Dahil nung una ay akala niya nagbibiro lang nga ang PBA sa ipapatupad nila. Hanggang sa nakita niya na nga ito aktwal at sinubukan niya din naman. Ganun pa man, masaya naman si RHJ dahil halatang sabik nga siya magdaro ulit sa Pilipinas at na-dominate niya nga agad ang court. May posterized dunk pa nga siyang ginawa kontra kay Arvin Tolentino sa isang play. Kaso yun nga, umpisa pa lang ng laro, 3 minutes pa lang, ang nakakalipas sa first quarter ay nagkakainitan na nga sila ng isang player ng Northport dahil hindi nagustuhan ni Rondy Hollis Jefferson ang ginawa nito sa kanya nung isang play at akala nga ng NP ay masisira na nila ang larungan ni RHJ. Pero mabuti na nga lang, naging aggressive pa nga siya at sunod-sunod na basket ang sinukli nito sa kanila. First time nga din na may ma-foul sa 4-point line at si Hollis Jefferson nga ang nakatala nito. Kaso yun nga lang, tatlong free throw lang na ipasok niya. Dito na din sa second quarter nga, na-posterize ni RHJ itong si Arvin Tolentino tulad ng sabi ko kanina. At hiyawan nga ang mga fans at ultimo ang mga players sa nagawa nga ni Hollis Jefferson. Doon kasi pinarating niya na nagbalik na nga ang Kobe Bryant ng PBA dahil sa playing style nito na pinapakita. Sa fourth quarter, nagpatuloy ang magandang nilalaro ng TNT at gagawa pa nga sana ng comeback ang NP. Kaso kinapos na nga sila dahil sa mga run na ginagagawa ng katropa. Dalawang sunod na tres ang nagawa kasi nila para ma-seal ang laban at makakuha nga ng 4-point na score na 99-95. After the game, mga ka-O-Sports, nung ini-interview nga itong si RHJ, hindi pa din siya makapaniwala na nakabalik na nga siya sa PBA at sa nakita niyang 4-point line. Nakakapanibago nga lang daw, pero alam niya na maa-adapt na din ito pag tagal-tagal niya this conference.
Mukhang matcha-challenge nga rin si Brownlee ngayon, mga ka-O-Sports, dahil alam ko na gusto nito bumawi sa kanya sa PBA. Dahil last year nung nagharap nga sila nito sa championship, tinalo nga ni RHJ ang Hinebra at si Justin Brownlee nga ang import that time. At kaya nga nagustuhan ng TNT itong si RHJ dahil natalo nga nila sa isang series at sa championship pa talaga ang Hinebra. Kaya ngayon, mukhang matcha-challenge nga din at excited na makaharap nga ni JB sa isang series ang TNT para makabawi nga sa nagawa nito sa kanila last year. Madami din ang mag-aabang pag nagharap nga ulit itong si Brownlee at si RHJ sa isang game. Dahil kung maaalala nyo, last year din yun nangyari na tinalo nga ng Team Philippines ang Jordan, na kung saan nakuha nga ng Team Philippines ang Asian Games na gold medal. Sa isang championship game din yan, mga ka-O-Sports.